Ay, naku, yun na nga ba sinasabi ko eh. Pahele-hele pa bago keme. Julia. Bakit? Totoo naman yung sinasabi ko ah. Mabuti nga itong anak mo eh. Si Esperanza, hindi ka nagpauto. Alam mo bang bala ka lang pala niyang isahan? Celia, tama na. Ay, nako. Kasi hindi niya inamin kaagad na talagang winalanghiyan niya yung anak mo. Kung walang kasalanan si Anton, hindi siya papayag na magpakasal kay Christy. Ayan, lumabas din ang katotohanan. Kita mo na? Mabuti din yung malaman niya. Anak, lumabas ka na doon. Kakain na tayo. Inaasahan naman natin ito, di ba? Ito na siguro ang pinakamabuting mangyari nang matapos ng lahat ng gulong ito. Nang makapagsimula ka na rin ng panibago mong buhay. Pwede ko ba kayong makausap? Hindi ka, Anton. Maupo ka. Naguguluhan kasi ako eh. Hindi ko alam kung mali yung naging desisyon ko. Dahil kung tama ako yun, hindi ko na sana nararamdaman to. Alam ko, Anton. Naintindihan kita. Naintindihan ko nararamdaman mo. Kaya lang dahil sa mga takbo ng mga pangyayari, parang yun ang pinakamaganda mong gawin. Parang kasi akong nauupos na kandila eh. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko, Luis. Parang gusto ko pong iumpog yung ulo ko sa pader para matapos na ito lahat. Tutal wala naman akong halaga yung buhay ko eh. Tutal wala naman akong iiyak sa akin. Wala na si Itay. Wala na rin si Inay. Esperanza, wala na rin siya. Kami. Ako. Si Buboy, si Noel. Para mo na rin kami pamilya. Nalulungkot kami sa mga nangyari. At malulungkot kami kung ipapagpatuloy mo yung pag-iisip mo yan. Anton, kung kaya lang kitang ipaglaban, gagawin ko. Gaya ng pagmamalagi mo rito. Kaya lang, hanggang doon na lang ako eh. Laban mo ito, Anton. At gusto ko sana makita kang matatag sa mga pagsubok ng buhay. Magpakatatag ka.
Esperanza. Pasensya ka na. Esperanza, nangunawa ko yung nangyayari sa'yo ngayon. Yung iba nga eh, inaabot na taon bago tuloy ay makalimot. Bigyan mo ng panahon ng sarili mo. Malalagpasin mo rin lahat yan. Nandito naman ako eh. Akala ko kasi na natanggap ko na eh. Pero hindi ko maniniyan ko. Kung bakit nasasaktan pa rin ako. Ewan ko, Robby, kung dapat ko pang sabihin sa'yo ito. Pero pakiramdam mo kasi. Ikaw na lang masasabihin ko kung anong nararamdaman ko ngayon. Ayoko na makita na yung nating na nasasaktan. Layo-layo naman ito. Robles, paano naman titira ang mga tao dito samantalang ni Tricycle ayaw silang ihatid dahil sa daanan? Celia, ito na ang pinakamagandang lugar para sa ating pagre-relocate sa kanila. At isa pa, napayag na si Mr. Abelardo para ibenta sa atin ang lupain niyang ito. Mr. Abelardo, napakamahal naman ho yata ng pagbenta niyo sa lupain na to. Gaya nga ho nang sabi ko kanina, ang layo-layo nito. Celia, isipin mo, kung magkakaroon ng mga tao rito, aba, di lalong lalawak ang pag-unlad ng ating bayan. Imagine, kahit dito sa paanan ng bundok, magkakaroon ng mga residente rito. Oh, ano masasabi? Ano na ako, Junjun na. Mahirap kasi magpagabi sa daan eh. Sabihin mo na lang kay ate na nagpunta ako. Magpwede sa sila. Wait ka. Magpwede. Aba, himala. Dinalaw kami ng Donya. Ano po? Nabalataan ko kasi ikakasala si Anton. Alam kong malulungkot si ate kaya pumunta ako rito para damayan siya. Narito kami. Ako, ang itay niya, ang mga kapatid niya. Kahit anong lungkot ang nararamdaman ni Esperanza, karamay niya kami. Kapatid ko pa rin ho siya. Alam ko. Pero yun nga ang mas masakit eh. Mas pinili mo pang pakisamahan si Sandra na hindi mo naman kaano-ano kesa makasama mo ang kapatid mo. E di doon ka na lang sa kanya. Umalis ka na sa bahay ko. Baka kasi lumusob pa ang bago mong nanay-nanayan dito. Cecil, nakausap mo na ba ang ate Esperanza mo? Hindi ako nagtataka. I'm sure galit pa rin si Celia
dahil sa pagsama mo sa akin. At saka, natatakot kasi yun na baka pati ang Ate Esperanza mo makumbinsi mong tumira na rin dito. Nauunawaan kita, Cecil. Siyempre, kapatid mo siya. Gusto mo palagi kayong magkasama. Gusto mo, palagi mo siyang nadaramayan sa lahat ng oras. Kung may magagawa lang sana ako. Kaya lang, wala akong magawa at hindi ko kayang kumbinsihin si Esperanza na dumito na lang para hindi ka na rin mahirapan sa pakikipagkita kay Celia. Cecil, tulungan mo ako. Magtulungan tayong dalawa. Raul, bibili ako ng bagong damit bukas, ha? Na naman? Ang dami mo ng damit, Celia. Eh, Raul, naisuot ko na itong lahat eh. Nakita na ito ng mga tao. Tsaka isa pa, ang sabi kasi sa akin ni Robles, magkakaroon ng assembly ang Mayor's Wives Club ng buong lalawigan. Raul, pangalan mo ang dala ko at ang buong bayan natin. Aba, ayoko yata magmukhang pipitsugin yung bayan natin, ano? Napuntahin nila ba ni Robles yung relocation site? Okay naman siya. Medyo may kalayuan, pero maayos naman siya. Raul, meron pa lang yung sinasuggest na project si Robles. Ipapasimento daw natin yung daan dun sa relocation site sa May Tumana. Raul, gawin naman natin, no? Diba? Para pag wala ka na sa serbisyo, yun na lang tangi nating maipagmamalaki na tayo ang nagpasimento doon, diba? Tsaka alam mo kung anong pamaganda doon. Wala pang pangalan yung kantong yun, yung kaliing yun. Kaya pwede natin isunod sa pangalan natin, diba? Good idea. Very good idea, di ba? Robby, eh, hindi ba masyado na yata akong abala sa'yo? Hindi naman. Alam mo, gustong-gusto ko nga yung ginagawa ko eh. Paano? Sundin kita bukas, ha? Oh, sige. Mag-ingat ka na lang sa daan, ha? Ikaw rin. Tulog ka na. Sige. Bye. Sige. Alam mo, ate, kanina dumating si Ate Cecil. Kaya lang, pinagalitan ni Inay eh. Nay. Oh, bakit? Balita ako, napunta raw si Cecil dito kanina. Nagsumpong na pala kagad siya sa'yo. Sana naman ako, hindi niyo tinanato ng gano'n yung tao. Kahit pa paano, kapatid ko pa rin naman siya. Eh, ikaw na lang yata itong nagpapahalaga sa pagiging magkapatid niyo eh. Na hindi yung totoo yan. Sige. Pero sagutin mo to. Bakit mas piniling makisama ni Cecil kay Sandra na hindi naman niya kaano-ano kesa sa'yo? Alam mo bang na-insulto ako sa ginawa niya, Esperanza?
Nay, wala naman yung kinalaman yung pagiging magkapatid namin dun eh. Alam mong kumukulo ang dugo ko sa Sandra ngayon. Kaya sa tuwing nakikita kong pagmumukha ng kapatid mo dito sa pamamahay ko, ay para ko na rin nakikita si Sandra sa kanya. Yun ang rason kung bakit ayokong pumunta dito ang kapatid mo. Baka naman, Esperanza, gusto mo nang sumama kay Cecil dun sa bahay na yon. Binabalaan kita, Esperanza. Huwag mong bibigyan ng kahihiyan ang pamilya ko. Huwag mong gagawin yan. Huwag na huwag. Naayos na yung imbitasyon. At naayos na rin yung mga damit na isusuot ninyo. Nakausap ko na si Father at naitakda na yung araw ng kasal. Naayos na rin ni Christy yung ninong at ninang. Ikaw, Anton, may dapat ka bang ayusin sa party mo? Wala. Ako nang bahala sa lahat. Eto nga pala yung mga imbitasyon. Mabuting maibigay na maaga para mailibre ng mga kaibigan mo ang araw na yun. Wala akong pagbibigay niyan. Sino pa dadalo sa kasal ko katapos na nangyari? Yung lahat ng kakilala ko at kaibigan ay galit sa ginawa ko. Pamigay nyo na lang sa iba yan. At bilis-bilisan nyo. Baka magbago pa isip ko. At bangkay na akong ikasal sa apo nyo. Thank you.